Yo, shout out guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Miss Julie. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-vlogs. So, isang maikling video lang po yung gagawin ko para sa inyo guys, ano? Para sa inyong mga katanungan kung bakit nababawasan ang ating bananas or ang ating mga kaibigan or ang ating mga subscriber. So, ang dami po kasing nagtatanong sa akin, Miss Julie, bakit ganun ang nangyayari? Bakit nababawasan yung banana ko? So, meron po tayong mga kasagutan dyan kung bakit po nangyayari sa atin yon at naglalagas ang ating mga kaibigan or ang ating subscription is nadidecrease ni YT. So, number one po dyan, kaya po tayo nalalagas ng banana. Number one, baka yung mga nag-subscribe sa'yo is hindi na active. Si YT po ay nagbabawas na ng mga subscriber kapag yung channel na yon or creator na yon ay hindi na siya active sa YT. Tinatanggal po yon ni Lolo. And then, number two, inansab ka ng kaibigan mo or nang nag-subscribe sa'yo. Siguro kaya kanya inansab dahil hindi mo rin siya sinab or hindi ka rin active sa kanya. Yun pa yung reason kung bakit tayo nababawasan ng bananas, okay? Hindi siya manghihinayang natanggalin yung subscription niya sa'yo kasi hindi ka active sa kanya. Number 3, sub to sub, yung maling pag sub to sub natin, ano? Maling pag sub to sub guys, ganito po yun. Pag once na sinab ka niya, tapos binalikan mo siya kagad, automatic po yun, laglag po yun ni YT. Bakit? Si YT po guys is computerized po yan. Hindi po tao si YT. So alam na alam po ni YT at nadedetect niya kung kayo ay nag-sub to sub ng ganung kabilis or sa madaling salita, binalikan mo siya kaagad. Kasasub pa lang niya, wala pang isang oras, binalikan mo kaagad. So mas advisable po talaga doon yung kapag kasinab ka niya is balikan mo siya after one day para hindi siya madetect ni Lolo. Okay? Hindi nanonood, di ba? Tsaka yung mga ganun pala, kaya pala nahuhulog yung mga subscription nyo, hindi nyo pinapanood ng buo yung video. Okay? Tsaka yung mga maiikli ang mga videos, mga seconds lang, okay? Huwag kayong magtataka, naglaglag kayo ng link nyo, intro lang, wala pang 1 minute. Kadalasan yun po yung mga nalaglag talaga, yung wala pang 1 minute. Kasi ang gusto ni, ano, ni YT, kaya ka nga pumunta sa channel na yun, manood ka, di ba? Kaya ako, minsan, kapag ako po yung nagsasub sa kanila, hindi lang po intro ang pinapanood ko. Namimili po ako ng mga medyo mahaba nilang video para hindi po masayang yung subscription ko sa kanila. Ha? Switch account, guys. Switch account, which is yung sinasabi nyong ninja. Sa isang account, dapat legit siya, no? Ang legit na account po, kahit ninja po yan, is meron siyang sariling bahay or sariling gadget, okay? Sariling gadget, that means, nung binili mo yung phone na yon or binili mo yung gadget na yon, kung ano yung Gmail na unang ginamit mo doon, na ginamit mo, ni-register mo, yun na po yung original nun, yun po yung legit. Pero kung ikaw ay merong mga sinasabi lang ninja na nasa 20, nasa 10, or nasa 50, kahit 50 pa po yan na idikit sa'yo, pero switch account at iisa lang ang pinanggalingang bahay, yan po ay nilalaglag ni YT. Yes, nakikita po natin sa live subscriber count, nagka-count po yan on the spot. Yes, on the spot. Pero pag-review ni YT, delay po yan ng 2 days. So nagtataka kayo, 1,000 kayo ngayon, kinabukasan 900 plus na lang kayo. Kasi nga po, na-count na po ni Lolo yung original counts ng subscription nyo at na-detect niya kung sino yung mga ninja talaga or mga switch account na dumikit sa inyo, tinatanggal niya po yun, no? So ayun lamang po siguro sa ngayon sa yung mga nalalaman ko, no? Sana guys, nakatulong yung explanation ko sa inyo at sana baunin nyo yung lesson na nakuha nyo sa akin at gamitin nyo sa tamang paraan ng pakikipagkaibigan dito sa YT. Okay? So, hanggang dito lamang guys. Ayan. Maraming thank you sa inyo, sa inyong panonood. At sana, kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Ayan. I-like na rin kung gusto mo ang video ko na ito. I-hit ang bell notification ko. I-tap mo yan para lagi kang updated sa mga videos ko. At iniimbitahan po kayo every time na live streaming ko. Ang design po ng live streaming ko, more on advice po tayo, no? Marami pa po akong isi-share sa inyo. Ina-adapt ko po kasi yung mga big channels na na-attendan ko, lalo na po yung mga magagaling mag-advise, yun din po yung sinishare ko para sa inyo. Guide na rin po, lalong-lalo na sa mga hindi pa monetize, okay? So yun lamang guys, maraming salamat ulit and God bless po. Mabuhay po ang channel nyo, mabuhay po kayo. Bye!